Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dodis. Halin, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Metro Manila muling sasailalim sa enhanced community quarantine simula sa August 6 hanggang 20. Pondo para sa ayuda kinakalap na ng pamahalaan. Pagbabakuna naman sa gitna ng ECQ, mas paiigtingin. Drive-thru vaccination binuksan na sa Maynila. Nasa 400 recipients target mabakunahan ngayong araw. Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika tuloy pa rin, subalit pagbabalik ng kasunduan, posible umanong ikabahala ng China ayon sa isang security analyst. At 2020 Tokyo Olympic gold medalist Hidilyn Diaz tiniyak na hindi pa magre-retiro sa larangan ng weightlifting. 2022 Southeast Asia o SEA Games susunod na paghahandaan ng Pinoy Pride. Muling sasailalim sa dalawang linggong enhanced community quarantine ang National Capital Region. Dapat asahan na ng ating mga kababayan ang istriktong stay at home order at limitadong operasyon ng ilang sektor ng ekonomiya dahil sa banta ng Delta variant. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Miyerkules nang hilingi ng Okta Research Team ang agarang pagpapatupad ng lockdown dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Dalawang linggong mas mahigpit na quarantine restrictions ang hinihingi nila upang hindi umano matulad ang Pilipinas sa ibang bansa sa Asia na nakararanas ng third wave ng infections bunsod ng Delta variant. It was a precautionary recommendation because of an impending, no? A clear and present danger posed by Delta. We're averaging 1,000 cases. 2 weeks ago, it was just around 600, and we thought it was decreasing. But now something is driving the pandemic, pushing the caseload higher. Kinabukasan July 29, ipinahayag ng Department of Health na nasa COVID-19 moderate risk na uli ang bansa, kasabay ng pagtatala ng panibagong mga kaso ng mas mabagsik na variant. 11 lungsod na rin sa National Capital Region ang may pagtaas ng kaso sa loob ng dalawang linggo. At 3 lungsod dito ang nasa high risk na. Makati and Las Piñas and Pasay are the cities currently with a high risk average daily attack rate. The whole region is now again at a positive 2-week growth rate at 19%. This should be a cause for concern as NCR has been at a negative 2-week growth rate for weeks before this current week. Nagkasundo na rin ang Metro Manila mayors na iapela sa Interagency Task Force ang desisyong manatili sa ilalim ng General Community Quarantine with heightened restrictions ang National Capital Region upang agapan ang sitwasyon. At kahapon, formal nang inanunsyo ng Malacañang ang muling pagsailalim ng NCR sa Enhanced Community Quarantine mula August 6 hanggang 20, 2021. Pero matapos po ang matinding debate, kinakailangan magkaroon ng desisyon. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ, pero kinakailangan gawin po ito para maiwasan yung kakulangan ng ating mga ICU beds at iba pang hospital requirements kung lolobo po talaga ang kaso dahil nga po sa Delta variant. Nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Budget and Management na humanap ng pondo para sa ipagkakaloob na ayuda sa mga lubos na maapektuhan ng lockdown. Samantala, pinalawig din ang pamahalaan ng travel restrictions sa mga pasaherong manggagaling sa 10 bansa hanggang August 15, 2021, kabilang na mga pasaherong manggagaling sa India, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia at Thailand. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang naitatalang community transmission ng COVID-19 Delta variant sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng dumaraming bilang ng mga nahahawaan nito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. We just need to act as if there is already this type of transmission happening in the country para mas maging cautious tayong lahat, meron tayong extra precaution. But for now, we cannot declare that because we need evidence for us to say that there is really community transmission of the Delta variant.
magkakaugnay pa rin ang mga kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Ngunit ayon sa Department of Health, sa kasalukuyang pagtugon nila, ipinagpapalagay ng may umiiral na community transmission upang lalong mag-ingat ang publiko. 216 na ang kabuuang Delta variant cases sa Pilipinas. Sa 8 na italang death cases ng Delta variant, 6 rito ay local cases. Isa rito ay mula sa San Nicolas, Ilocos Norte, Balanga, Bataan, Pandan, Antique, 2 sa Cordova, Cebu, 1 mula sa Pandacan, Manila, at 2 naman ay mga returning overseas Filipinos. 5 rito ay mga lalaking edad 27 hanggang 78 taong gulang. 3 sa mga nasawi ay mga hindi bakunado. Tiniyak naman ng DOH na agad nilang ipaalam sa publiko kapag may sapat ng ebidensya na magpapakita ng community transmission sa Pilipinas. Atin pang pinag-aaralan yung ating phylogenetic analysis na tinatawag, no? So sa ngayon, nakikita pa rin natin ang pagkaka-link ng mga kasong ito sa isa't isa, no? One case to another and two cases to another. So nandyan pa rin, nakikita natin. Pero syempre, gusto pa rin natin maghanda, no? Dahil hindi po natin masasabi sa ngayon dahil hindi naman natin tinetest lahat ng merong sakit na positive sa COVID-19. Umaasa naman ang kagawaran na makatutulong ang 2 linggong enhanced community quarantine sa National Capital Region upang hindi na dumami pa ang kaso ng COVID-19. Batay sa ulat ng mga eksperto, posibleng umabot sa 8,000 kaso ang maitatala sa NCR kada araw sa Agosto kapag hindi nagpatupad ng hard lockdown. Nagkaroon ng ganitong desisyon na magkaroon ng additional restrictions for this week and coming weeks, we will go into tightened restrictions para lang po we can prevent the delay or we can prevent the further spread and delay, no, this pagtaas ng kaso dito sa ating bansa kung sakasakali. Samantala, posibleng dahil sa takot na mahawa ng Delta variant, kaya dumarami na rin ang nagpapabakuna ngayon sa bansa. Yung scare factor, baka natatakot po yung mga tao at gusto na nila magpabakuna. Ang kasunod naman niyan, 'di ba? Siguro na kumbinsi na rin naman sila na nakita nila na ligtas naman yung mga bakuna natin at naintindihan din naman siguro ng ating mga kababayan yung mga lumalabas na ebidensya na talagang protektado naman, ano, nagbibigay proteksyon ang bakunang ito. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 400,000 na ang average na nababakunahan sa bansa kada araw. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang bakunahan sa National Capital Region sa kabila ng pagsailalim nito sa enhanced community quarantine sa susunod na linggo. Sa katunayan, plano ng mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang pagbabakuna kontra COVID-19 upang pigilan ang lalo pang pagdami ng mga kaso. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Nalampasan ang pamahalaan ng target na 500,000 COVID-19 daily vaccination mark. Sa kauna-una ang pagkakataon noong Martes, July 27, umabot na sa mahigit 659,000 ang nabakunahan ng pamahalaan kontra COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa National Task Force, nais nila na mapabilis pa ang ginagawang vaccination program upang mabigyang proteksyon ang mga Pilipino laban sa banta ng mas nakahahawang Delta variant. Kaya po kailangan talaga bilisan pa natin lalo ang ating pagbabakuna lalo na sa mga area na mataas ang risk sa Delta variant. Ngayon nakikita na natin sa NCR, delikado po ito sa ating mga kababayan lalo na yung hindi pa bakunado. Mukhang hindi naman mabibigo ang pamahalaan sa planong ito dahil karagdagan 2.5 million doses ng Sinovac vaccines ang dumating nitong nagdaang linggo. Malaking bahagi pa rin ito ay mapupunta sa Metro Manila habang hahati-hatiin ang natitira sa iba pang mga lugar na may tumataas na kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 19.5 million doses ng Sinovac vaccines ang dumating sa Pilipinas simula pa noong Pebrero ngayong taon. As the Philippines is facing an increasing demand of vaccines, we will donate more and substantively increase supply of vaccines to the Philippines. China and the Philippines are close neighbors that cannot be separated.
Inaasa naman darating sa Lunes, August 2, ang 415 doses ng AstraZeneca na donasyon mula sa United Kingdom, habang sa August 3 naman nakatakdang ma-deliver ang 3 milyong doses ng Moderna vaccines na manggagaling sa COVAX facility. Samantala, hindi kasama sa mga ipagbabawa sa ilalim ng enhanced community quarantine sa Metro Manila ang pagpunta ng mamamayan sa vaccination sites upang magpabakuna. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mahalaga na maipagpatuloy ang inoculation upang mas marami ang maging protektado laban sa mas mabagsik na COVID-19 variant. Maglalabas na lang aniya ng detalye ang vaccination committee para dito. 4 milyong bakuna naman ang hinihiling ng National Capital Region para puspusan itong makapagbakuna sa loob ng 2 linggo kasabay ng ipatutupad na enhanced community quarantine. These vaccinations will be finished in 2 weeks. Pipiliti po ng mga alkalde yan. Kasi importante, habang iniisip mo, may ginagawa ka, tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng 4 million. Intensified vaccination na gagawin natin. Tinatarget ng Marikina na 20,000 individual minimum a day ang babakunahan natin. 10,000 dito ay inaasahan natin mga second dose na mababakunahan para sa ganun, mas humigit pang dumami ang fully vaccinated. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., malaki pa rin ang backlog para matugunan ang bilang ng mga Pilipino na kinakailangan mabakunahan. Ngunit patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa upang makakuha ng karagdagang supply. Sa ngayon, nasa 18 million doses na ng iba't ibang bakuna ang na-administer na ng mga healthcare workers sa buong bansa at nasa 7.8 million ng mga Pilipino na ang nakakompleto ng second dose. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal ang paglabas ng bahay ng mga ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Ito ang isa sa mga hakbang na nakikita ng Pangulo upang pigilan ang pagkalat ng mas nakahawang Delta variant. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Walking super spreader, ganito ay nilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ayaw pang tumanggap ng COVID-19 vaccine. Kaya naman kung siya ang tatanungin, gusto na lang niyang manatili na lang muna sa loob ng bahay ang mga ito upang hindi na mahawa o magkalat ng virus. Ito ngayong ayaw magpabakuna, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lumabas ng bahay. Kasi pag lumabas kayo ng bahay, sabihin ko sa mga pulis, ibalik ka doon sa bahay mo, you'll be escorted back to your house because you are a walking spreader. Dapat din sana ay alamin ng mga barangay captain kung sino sa mga residente sa kanilang nasasakupan ang hindi nagpapabakuna. Trabaho talaga ng barangay captains yan eh. To go around to see who are vaccinated and who are not. And to give the appropriate warning that they should not be going around because they are throwing viruses left and right. Ngunit para sa National Union of People's Lawyers, walang legal na batayan upang pagbawalan ng mga hindi bakunadong individual na lumabas liban na kung may batas o ordinansa. Ayon kay NUPL President Attorney Edre Olalla, ang dapat gawin sa ngayon ay tiyakin na sapat ang supply ng bakuna at maisaayos ang vaccination rollouts. Maaring higpitan ang galaw o disiplinahin ng mga tao pero hindi darating sa punto na pagbabawalan ng lumabas. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi pa ito ipapatupad sa ngayon. I think ang iniisip ni Presidente is how to keep the economy going kung talagang kinakailangan na tayong mag-lockdown, no? In which case, it will not be a complete lockdown. Baka naman po pwedeng payagan magtrabaho yung mga bakunado. Let's just say that as we are able to vaccinate more and more of our people, we're headed towards that direction. Possible. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binuksan na ang kauna-unahang drive-thru vaccination site sa Quirino Grandstand sa Maynila. Layan ito na mabawasan ang mga nakapilang tao sa mga vaccination sites sa lungsod. 400 vaccine recipients naman ang target na mabakunahan ngayong araw. Para sa detalye, ito ang balita ni Marvin Calas live. Marvin, ano na ang sitwasyon sa drive-thru vaccination sa Maynila at bakit 400 lang ang target na mabakunahan ngayong araw?
Ricardo, bago pa man magbukas, kaninang alas 7 ng umaga ang drive-thru vaccination sa lungsod ng Maynila ay mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa Pilino Grandstand. 400 lang ang bilang na target ng na-individual since ito ang unang araw ng drive-thru vaccination sa lungsod. Magkakaroon pa ng assessment ang lokal na pamahalaan sa gagawing pagbabakuna, nang sa gayon ay sa mga susunod na araw kung may kailangan pang may proof ay maihanda ng lokal na pamahalaan. Personal na dinaluhan ng ilang opisyal ng pamahalaan ang launching ng drive-thru vaccination, kabilang na sina National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Vince Dizon, MMDA Chairman Benher Abalos at si Mayor Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. 400 individual ang target na mabakunahan ngayong araw sa inilaang 100 vehicle slots kung saan per vehicle ay tig-4 ang maximum na maaaring mabakunahan. Bago magtungo sa drive-thru vaccination, kailangan munang makapag-register online ang mga magpapabakuna sa website ng lungsod ng Maynila sa www.manilacovid19vaccine.ph. Pagdating naman sa drive-thru vaccination area ay mabilis lang ang proseso ng pagbabakuna. Kailangan lang magpakita ng vaccine ang QR code ng kanilang vaccine registration o yung kanilang vaccine reservation. Kapag nakasalang na sa screening at vaccination, ay inaabot lang ng minimum na 5 to 7 minutes. Ayon kay Mayor Dumagoso, posibleng maging mass vaccination din ang drive-thru vaccination dahil kayaan niyang magbakuna dito ng 1,000 to 2,000 kada araw. So we were thinking, siguro in a matter of few days, baka magdagdag pa kami kasi makikita mo, no, meron pang ibang slot. So pwede pang lumaki to. So it can serve katulad ng isang mass vaccination site that can serve about 1,000 or 2. Nauna lang sinabi ni Mayor Dumagoso na tanging mga four-wheel vehicles lang muna ang pinapayagan sa drive-thru vaccination. Pinag-iisipan pa rin ng lokal na pamahalaan o pinag-iisipan na rin ng lokal na pamahalaan na isunod ang mga nakamotorsiklo, pero dahil nga maulan ang panahon ay pinag-aaralan pa rin kung paano ang gagawin ang proseso para dito. Nilinaw din ng opisyal na by appointment ang proseso sa drive-thru vaccination at tanging ang mga naka-register lamang sa vaccination website ng lungsod ang prioridad at papayagang mabakunahan. Kailangan lang registered ka. Tapos huwag kang pupunta kapag hindi ka naka-reserve or you got the slot. Kasi may appropriate slot lang. Iniiwasan nga natin yung nagkakagulo-gulo. So meron naman tayong other vaccination, mass vaccination, na pwedeng walk-in. O, ito talaga, dedicated drive-thru lang. Bernard, ang proyekto ay solusyon ng lokal na pamahalaan upang maalwanan ang mga pumipila sa vaccination sites na inaabot ng malakas na ulan at mga pagbaha. Ito ay bilang pagpapaigting na rin sa vaccination program ng lungsod, lalo't tumataas na rin ang naitatalang kaso ng Delta variant sa Metro Manila. Yan muna ang ating update live mula Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Marvin, tuloy-tuloy na ba ang operasyon ito at araw-araw ba ito, Lunes hanggang Linggo, o may araw na walang schedule ng drive-thru vaccination? Bernard, ang nabanggit ni Mayor Isko, ano, ay tuloy-tuloy ang gagawing pagbabakuna dito as long as mayroon silang supply, sapat na supply ng bakuna para maging matuloy-tuloy itong proyektong ito ng lokal na pamahalaan. Bernard? Maraming salamat, Marvin Calas. Pagaman tumataas ang bilang ng mga nais na magpabakuna laban sa COVID-19, hindi maiwasan na may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagdududa sa bisa nito, habang may ilan naman ang takot sa bakuna, sa karayom o injeksyon. Ating alamin kung paano nga ba malalabanan ang matinding takot na ito sa balita ni Janice Inhente. Nawawala na ako ng pakiramdam. Noong nakita ko pala siya na piniprepare, nagpapawisan na ako ng malamig. Tapos yung heartbeat ko ang lakas na. Although sinabihan ko naman yung doctor na kinakabahan po ako. Sabi niya, ay huwag kang kabahan. Tapos sa tono pa lang niya na huwag akong kabahan, lalo akong kinabahan. Isa ang 26 anyos na si Jocel Giab sa mga hindi pa nakakapagpabakuna laban sa COVID-19. Nagtatrabaho bilang human resource o HR officer sa isang pribadong kumpanya si Jocel. At bagaman nasa hustong gulang na si Jocel, aminado siya na matindi pa rin ang kanyang takot sa tuwing makakakita ng karayom o magpapa-injection. Ayon sa mga eksperto, tinatawag na trypanophobia ang mga ganitong kalagayan o ang matinding takot sa karayom.
Paliwanag ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, kadalasan ang ganitong kondisyon sa mga bata. Gayunman, unti-unting na-overcome o napaglalabanan habang tumatanda ang isang tao. Pero ayon kay Dr. Garcia, mayroon pa rin ilan na hindi talaga nawawala ang phobia sa karayom o injection. Maaring nagkaroon sila ng experience na hindi maganda sa needle. So pwede kaakibat nito yung nung tinusok silang gano'n ng needle, nagdugo. And then syempre para sa kanila, anong klaseng experience to? Ang nangyayari yung extreme na pagkatakot dahil dun sa reaction nila na tinusok sila. Ang trypanophobia kasi, ito ay isang klase ng phobia na nagkakaroon ng irrational fear or extreme fear sa mga something na sabihin natin invasive na tinutusok sa katawan. So it can be something like needles o kaya naman yung mga vaccination. Ayon sa doktor, ang mga taong may trypanophobia ay maaaring makaranas ng pagkahilo, pagsusuka o mawala ng malay sa oras na makakita ng karayom. Pwede rin silang makaramdam ng pamamanhid ng kamay at pagbilis ng tibok ng puso na maaaring humantong sa hypertension. Upang maiwasan ito, payo ng isang miyembro ng vaccine expert panel na si Dr. Ronjen Solante, kinakailangan na huwag hayaan ang isang magpapabakuna ang makita ang karayom na ituturok sa taong may trypanophobia. There's several ways to do that, no? And depende na yan sa vaccination center. In some centers, you need to really talk to the patient, no, the importance of that. Tapos, hindi mo siya patingnan doon sa needle. Patingnan mo na lang siya sa taas or wherever na hindi niya titingnan yung needle. Kasi yung iba naman, nilalagyan namin ng yung blindfold para lang wala siyang makita. Bagaman hindi ito maituturing na isang mental disorder, binigyan diin ni Dr. Garcia na kailangan pa rin itong maagapan upang hindi makaapekto sa iba pang sakit na posibleng dumapo sa isang tao na may ganitong kondisyon. Maaring ito, ang kaakibat ito, susunod, hindi na po siya basophobia. Pwede kayo magkaroon ng tinatawag na GAD or Generalized Anxiety Disorder, of which is mas mahirap. Kasi every time na lang na merong mga ganyang pagkakataon na ma-expose kayo sa ganyan, one, pwede kayong himatayin. Two, pwede pong yung magkaroon kayo ng panic attack, na nervousin, mamamanhid ang kamay, magkakaroon ng palpitation, o kaya naman masusuka kayo, or something may physical manifestation. Yan po yung mahirap kasi magiging kaakibat nito ay isa pang medical condition. Payo ng mga eksperto, makatutulong ang pagbibilang ng tahimik at paggamit ng imahinasyon para maibaling sa ibang bagay ang atensyon kapag magpapabakuna. Pwede rin makipag-usap sa ibang tao para hindi mapansin ang pagpapabakuna o di kaya ay i-focus ang sarili sa pag-relax ng muscles. Muling binigyan diin ng mga doktor na dapat rin unawain ng mga vaccinator ang ganitong kondisyon. Gayunman, kailangan rin maintindihan ng isang taong may trypanophobia na mahalaga ang pagpapabakuna upang mabigyang proteksyon ng sarili laban sa COVID-19 at iba pang uri ng sakit. Janice Ingente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Patapos ang tatlong beses na pagkaantala sa pagpapatigil ng Visiting Forces Agreement of VFA, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang terminasyon ng kasunduan. Ikinatuwa ng ilang senador ang desisyon ng Pangulo. Ngunit para sa isang security analyst, posibleng ikabahala ng China ang pagbabalik ng VFA. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Pagsusunong ng interes ng Pilipinas, pagkakaroon ng malinaw na definisyon sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang malino na posisyon ng Amerika sa mga obligasyon nito at commitment sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ilan lamang ito sa dahilan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya binawi ang termination ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang desisyon ay matapos ang pakikipagpulong ng Pangulo kay United States Secretary of Defense Lloyd Austin III na bumisita sa Pilipinas upang palakasin ang maritime cooperation at suporta sa military modernization. A strong, resilient U.S.-Philippine alliance will remain vital to the security, stability, and prosperity of the Indo-Pacific. A fully restored VFA will help us achieve that goal together.
February 2020 nang ipinag-utos ng Pangulo ang termination ng VFA matapos na kanselahin ng US ang visa ng ilang kaalyadong politiko ng administrasyon. Samantala, suportado naman ng ilang senador ang naging desisyon ng Pangulo para kay Senator Francis Tolentino kung kaakibat ito ay pagpapalakas sa VFA. Ito anya ang tamang hakbang para gunitain ang mahigit pitong dekadang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng geopolitical tensions sa Indo-Pacific. Tinawag naman itong good move ni Senate President Vicente Soto III. Paliwanag naman ni Senator Coco Pimentel na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations kung may bagong kasunduan sa VFA, dapat anya ay may pagsang-ayon ito ng Senado. Si Senator Panfilo Lacson, suportado rin ang desisyon ng Pangulo, mapaano pa man daw ang naging kondisyon para rito gaya ng dagdag bakuna dahil tiyak naman anya na para ito sa interes ng bansa. Tingin naman ng security analyst at international studies expert na si Professor Romel Banlawi, mababahala ang China sa pagbabalik ng VFA. Paliwanag ni Banlawi, ayaw ng China na magamit ng Estados Unidos ang mga alyansa nito sa Asia bilang bahagi ng containment strategy laban sa kanila. Definitely, China will raise serious security concern about the withdrawal of the termination of the VFA. At kung magkakaroon man ng US military activities sa Pilipinas, ay ayaw ng China na gamitin ito sa usapin ng pinag-aagawang teritorya sa West Philippines. Dagdag pa ni Professor Banlawi, dapat din anya mabigyang linaw sa China ang hakbang ng pamahalaan kung nais pa ng Pilipinas na ipagpatuloy ang magandang relasyon sa China. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 4-10 mula sa bumagsak na C-130 sa Patikul Sulu ang nakilala na ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay sina Sergeant Gelson Sadjail, Corporal Alhamin Salahudin, Private First Class Alcid Haurani at Private First Class Nazer Albarazin na mula lahat sa Philippine Army. Naipalam na rin ito ng AFP sa kanilang mga kaanak sa tulong ng Western Mindanao Command. Inisa-isa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 5 taon mula sa pagharap sa kanyang numero unong pangako, ang pagsawata sa ilegal na droga hanggang sa pagtugon sa kinakaharap na pandemya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tumagal ng 2 oras at 45 minuto ang ika-anim at huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes. Ito na ang pinakamahabang ulat sa bayan ng isang presidente pagkatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Sinimula ng presidente ang talumpati sa pag-amin na tunay na mapanghamon at makapagkumbaba ang magsilbi sa mga Pilipino. I bore no illusions that steering a nation towards a comfortable life for every Filipino would be easy. Indeed, the past 5 years have truly been challenging and humbling. Ngunit sa gitna ng napakalaking mga hamon, nagawaan niya ng pamahalaan ang mga kinakailangan sa nakalipas na 5 taon. Inamin ito na hindi pala madali ang paglaban sa ilegal na droga, kriminalidad, katiwalian at mga rebeldeng komunista. I have to admit back when I decided to answer your call and run for higher office. Never did I imagine that my presidency would not only be judged by how I made good in my campaign promises in fighting illegal drugs, criminality, corruption, but how well I led our nation during the global pandemic. Iniulat naman ito ang mga nagawang proyektong pang-imprastruktura, pagsusulong ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Nabanggit din ang issue sa West Philippine Sea, mga panukalang batas na hinihiling niya sa Kongresong maipasa, pandemic response at iba pa. Binigyang diin naman ni Pangulong Duterte na kung meron man siyang ipinagmamalaki, ito ay hindi niya paghinto na isulong ang mga hakbang na makabubuti para sa mas nakararami. I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of,
is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaring kasuhan ang PNP official na responsable sa deployment ng mga pulis sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit na naghihintay ang mga ito ng resulta ng swab test at kalaunan ay nagpositibo sa COVID-19. Inalis na sa pwesto ang station commander ng Quezon City Police District kung saan naka-assign ang mga pulis habang iniimbestigahan ang insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinagtutuunan ng Philippine National Police ang contact tracing sa mga close contact ng 82 pulis mula sa Quezon City Police District na nagpositibo sa COVID-19. Ang mga ito ay namahala sa route security sa Commonwealth Avenue at Civil Disturbance Management Team sa UP Techno Hub noong Lunes sa huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pulis ay isinailalim sa swab test noong July 23, ngunit noong Miyerkules lamang, ilang araw matapos ang SONA, lumabas ang resulta ng eksaminasyon sa mga ito kung saan nagpositibo sila sa COVID-19. Nagpaliwanag naman si Mayor Belmonte kung bakit inabot ng ilang araw bago ilabas ang resulta ng swab test ng mga pulis. The molecular laboratory of Quezon City can only handle 1,000 samples a day. So yun, mabilis. Overnight, nagagawa namin yan. Ano? Pero since we test over 4,000 a day already, the rest we have to submit to the Philippine Red Cross and that takes a while. Ayon sa alkalde, maaaring kasuhan ang opisyal na responsable sa deployment ng mga pulis dahil malinaw na paglabag ito sa umiiral na health protocols. That is punishable under RA 11332, and however, the city government, we do not have disciplinary jurisdiction over the Quezon City Police District. That's why I believe that Chief PNP Guillem Alizar should address being their superior. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar ang Station Commander ng QCPD Station 3 na si Police Lieutenant Colonel Christine Tabdi habang iniimbestigahan ng pamunuan ng PNP ang insidente. Iniimbestigahan na natin ang maaaring paglabag sa pinaputupad naming protocol sa mga PNP personnel habang naghihintay ng resulta ng RT-PCR test. Pakiusap ni General Eliazar sa publiko, iwasan ang espekulasyon sa insidente. Nakahanda rin sila sa posibleng worst case scenario. Para naman sa mga nag-aalalang pamilya ng mga nagpositibong pulis, tiniyak ng general na bibigyan nila ng maayos at sapat na atensyong medikal ang mga ito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas na ng desisyon ng Energy Regulatory Commission ukol sa mga power plants na nag-shutdown noong Hunyo dahilan ayan umipis ang supply ng kuryente. Umihiling naman ng dagdag na kapangyarihan ang Department of Energy upang matiyak ang energy security sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. May multa ng hanggang 50 million pesos base sa EPIRA Law o ang Republic Act number 9136 sa mga generation company na mapapatunayang hindi sumusunod sa panuntunan ng Energy Regulatory Commission. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Energy, sinabi ni Energy Regulatory Commission Chairperson Agnes De Vanedera na maglalabas na sila ng desisyon ukol sa unplanned shutdown ng mga power plant nitong panahon ng tag-init. When do we expect the first decision to come out on millions of fines to some of these agents, of some of these generators, these plants? This month, Your Honor. Batay sa resolusyon ng ERC, ang mga hindi nakaplanong shutdown ng power plants ay kailangan maresolba sa bilang ng araw na pinapayagan ng ERC. Ayon kay De Vanadera, natanggap na nila ang paliwanag ng ilang power plant operator ukol sa nangyaring unplanned outages nito lamang Hunyo. On the general allegations, some of them said that, I think it's due to the age of the plant. And some of them did not have any maintenance last year. So this time,
when they're doing their maintenance, there are more repairs to be done. The other one is they were not able to bring in the technical persons, usually from the manufacturers. Humiling naman si Energy Secretary Alfonso Cusi sa Kongreso ng dagdag na kapangyarihan para makapagtayo rin ng sariling generation plans ang pamahalaan. Nais ni Cusi na magkaroon ng ngipin ng departamento para mabantayan ang energy security sa bansa. Itinuturo naman ni Secretary Cusi ang National Grid Corporation kaya nagkakaroon ng rotational brownout sa Luzon tuwing dumarating ang panahon ng tag-init. Ayon naman sa NGCP, target nila na bago matapos ang taon ay makapagpasok pa ng ancillary service o mga reserbang kuryente. Sa tanong naman ng ilang mambabatas kung magkakaroon ba ng rotational brownout sa araw ng eleksyon, ayon kay Secretary Cusi, didepende pa rin ito sa maipapasok na ancillary service ng NGCP maging sa estado ng mga power plant sa bansa. Pero sa ngayon, wala pa nakikitang problema ang DOE sa supply ng kuryente sa araw mismo ng eleksyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umanaw na si dating Movie Television Review and Classification Board Chairman Manuel Murato. Namatay si Murato sa isang ospital sa Quezon City bunsod ng COVID-19. Labis na ikinagulat ng kanyang mga kaanak ang mabilis na pagbagsak ng kalusugan nito 4 na araw matapos ipasok sa pagamutan. Sinuspende ng Bureau of Internal Revenue ang implementasyon ng mas mataas na buwis sa mga pribadong paaralan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, layo nitong bahagyang maibsan ang pasani ng mga private educational institutions ngayong humaharap pa ang bansa sa pandemya. Ikinukonsidera rin ng BIR sa desisyong ito ang mga nakabimbing panukalang batas sa Kongreso para sa pag-amyenda sa ilang probisyon sa National Internal Revenue Code of 1997. Nasunggit na rin ng bansa ang mailap na gold medal matapos ang halos 100 taong pakikilahok sa Olympic Games. Tinanghal na kampiyon sa women's weightlifting sa Tokyo Olympics sa Japan ang Olympic veteran ni si Hidilyn Diaz. Ngunit sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan, hindi naman titigil sa pagiging kinatawa ng bansa sa larangan ng weightlifting si Hidilyn. Kabilang sa mga plano nito ang paghahanda sa isasagawang Southeast Asian Games sa susunod na taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Dumaan man sa ilang pagsubok at hamon sa buhay, itutuloy pa rin ni weightlifter champ Hidilyn Diaz ang kanyang pagiging kinatawa ng Pilipinas sa International Weightlifting Competitions. Matapos makamit ang kauna-unahang Olympic gold medal, tiwala si Hidilyn na may maibibigay pa siya para sa karangalan ng bansa. Hindi ako magsa-stop kasi kaya ko pa. Nakita ko yung galing ko and alam ko may ibibigay pa ako para sa Pilipinas. Hindi pwedeng after winning susuko na ako. Alam niyo naman na I need to still continue to inspire the young generation to still dream. Kung ako doon, baka alam mo yung standard ng sports bababa. So kailangan tuloy-tuloy hanggang sa may susunod sa akin. Plano na rin paghandaan ni Hidilyn ang training para sa Southeast Asian o SEA Games sa susunod na taon. Pero inamin niya na pinag-iisipan pa niya kung babalik at lalahok ba siya para sa Paris 2024 Olympics. Bagong Olympic record ang kabuuang 224 kilogram na kanyang binuhat kung saan 97 kilos dito ang sa snatch at 127 kilograms naman ang sa clean and jerk. Tinalo ni Hidilyn ang pambato ng China na si Liao Qion na nakakuha ng silver at si Zulfia Chinsan Lo ng Kazakhstan na nakakuha naman ng bronze. Sa kabila ng maraming pagsubok, kabilang na ang matinding hamon ng COVID-19 pandemic, hindi sumuko si Hidilyn sa pag-abot ng kanyang pangarap na masungkit ang gintong medalya at bigyang karangalan ang Pilipinas. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga Pilipino, walang imposible. Marami tayong pinagdadaanan ngayon dahil sa pandemic, pero tingnan nyo, kahit na sa pandemic na kaya natin, na-survive ko, na-survive ng team EZ, na-survive ng Pilipinas, Philippine team, nagawa natin kahit sabihin na nasa pandemic nandito tayo and risky, pero naiuwi natin ang medalya. Walang imposible. Dahil naman sa pagkapanalo, bumuhos rin ang premyong matatanggap ng Pinay weightlifter. Magbibigay ng 10 milyon ang Philippine government, 10 milyon mula sa negosyanteng si Manny Pangilinan, 10 milyon mula kay Ramon Ang,
3 milyon mula kay Deputy Speaker Mikey Romero. 2.5 million pesos naman ang ibibigay ng Zamboanga City LGU at 14 million pesos worth of condo ng Mega World. Pagkakalooban rin siya ng lifetime free fuel, 5 million pesos mula sa Phoenix Petroleum, lifetime free flights mula sa Air Asia at house and lot na inilaan ng Century Properties na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Ang cash prize na ipagkakaloob ng gobyerno sa mga Olympic winners at iba pang amateur competitions ay tax exempted sa ilalim ng tax code. Subalit ang premyo mula sa pribadong sektor ay papatawan ng donor's tax. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy pa rin ang laban para sa gintong medalya ng mga Pinoy athletes sa nagpapatuloy na Tokyo 2020 Olympics. Nakapasok na sa final round ng pole vault event ang Filipino Pride na si EJ Obiena. Ito'y matapos na makakuha ng 5.75 meter mark ang atleta sa qualification round matapos ang 3 attempts. Isasagawa ang final round sa August 3, Tuesday. Samantala, isang panalo na lang ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam upang makasiguro ng bronze medal para sa Pilipinas sa Tokyo Olympics. Sa pamamagitan ng unanimous decision, tinalo ni Paalam ang kanyang katunggali na si Mohamed Plissé ng Algeria sa men's flyweight division. Susunod na kakalabanin ni Paalam ang pambato ng Uzbekistan para makapasok sa semi-final round. Isang pamilya ang humingi ng tulong na maiuwi sa Pilipinas ang labi ng kanilang padre de pamilya na nasawi sa New Zealand. Agad naman itong tinugunan ng Members Church of God International. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Hindi biro ang hirap ng pangungulila para sa isang nangingibang bansa, lalo na sa isang haligi ng tahanan na dapat sana ay siyang sandala ng asawa at mga anak sa panahon ng kahirapan at kalungkutan. Subalit paano kung ang haligi ay tuluyan ng nabuwal? Isang madaling araw, ginulat ng nakalulungkot na balita ang magpinsang Basilio Banggawan at Manuel Cubao dahil sa sinapit ng isa pa nilang pinsan na si Debel Banataw. Yung pinsan ko si Rufino, siyang kasama sa bahay. Ito si Rufino, around 1:23 ng madaling araw ng Linggo, tumawag sa akin na, insan, pumunta ka dito sa nabangungot si Debel, dalhin natin sa ospital. Kinonfirm namin na kung totoo. So nung nalaman namin na talagang totoo, talagang nanlumok. Si Debel ay nagtatrabaho bilang isang steel fixer sa New Zealand. 2019 pa nang huling umuwi ito at nagbabalak ding magbakasyon muli kung hindi lang dahil sa pandemya. Naiwan ni Debel ang kanyang asawa at dalawang anak. Lahat sila umiyak talagang kasi doon sa, dahil sa ganun ang nangyari. Nabigla, walang nakakaalam na ganun ang nangyari. Hindi nila ma-expect dahil yung tao, wala naman, hindi naman siya sinasabi kung meron siyang nararamdaman. Kahit kami, talagang healthy siya. Kaya talagang nasya kami. Tapos yung asawa niya, hanggang ngayon, hindi pa nakaka-recover. Yun talaga ang reaction. Tanggap yung pangyayari. Tanggap. Dahil nasa ibang bansa, hindi alam ng pamilya ni Debel kung paano maipoproseso ang kanyang mga labi at may uuwi pati ang kanyang mga gamit dahil sa malaking gastos. Wala kaming idea. Katulad nitong napakahirap yung may namatay na kaano mo sa ibang bansa. Ang hirap na hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi naman nag-atubili ang Members Church of God International New Zealand Chapter upang magpaabot ng tulong sa pamilya ni Debel. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga pinsan nitong sina Basilio at Manuel. Tulong sa funeral service ang iniabot ng MCGI, gaya ng pagpapauwi ng mga gamit ni Debel sa Pilipinas. First of all,
thank God. Thanks po sa mga blessing, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong. At itong MCGI po ay tumulong din sa amin para sila ay makagawa ng maipadala namin lahat ang mga kagamitan ni Mr. Banataw sa Pilipinas. It's so overwhelming. Kaya wala kaming masasabi kundi magpasalamat sa Diyos. Tunay na ang Diyos ay may nakahandang tulong saan man tayo naroroon. Ang kanyang kahabagan ay kayang magpakilos upang tayo'y abutin kahit kasangkapanin pa niya ang mga taong hindi natin kakilala. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan 4 at 13 na nagsasabi, "Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay." At yan ang ikabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.